pag alis niya sa umaga, ganun ulit. Grabe. Mahal na mahal kayo, Lola. Mahal na mahal ka, Lola. Paglabas siya lahat, pagluto siya lahat. Lalabas siya sa gabi. Ayaw niya mag-asawa. Baka daw pag wala siya, hindi niya alam. Ayun, napaupo tuloy ako sa kwento ni nanay sa ako. Naalala nyo guys, yung first day na pinapagawa po namin yung bahay ni Kuya Martin. May nakilala po akong senior na naka-wheelchair. Sabi ko, babalikan ko na lang siya. At yan, ngayon pa lang natin nabalikan. At kumustahin natin ngayon guys. Hello po. Bata ngayon. Kanina kasi guys, nadaan na namin si nanay, maraming bata kaya sabi ko ngayon na lang. Kala ko mauwi na kayo eh. So ito na po si Nanay Pilar. So nanay, pasensya na po. Sabi ko nga sa inyo noon, pinangako ko sa inyo na babalikan ko kayo. Sorry, sorry at napakatagal po bago po kayo nabalikan, no? At siyempre dahil na rin po sa quarantine kaya hindi ko po kayo nabalikan agad. At kumusta po yung quarantino dito? Okay naman eh. Ilan taon na po pala kayo, Nay? 72. So si Nanay Pilar is 72. Paano niya nairaos yung quarantine? Ya, halos 3 buwan yung quarantine. Sa ayuda ko, yung sa relative. Sa amin, binibigyan ng dalawang tulo. Dalawang sardinas, tatlo. Bali, saan po yung bahay niyo dito? Ito po, maliit na yan. Ah, saan po? Ito po. Ah, ito. So, ito yung bahay ni Nanay Pilar. Puta lang naman. Bukas, Nay, bukas. Bukas ba, Nay? Yan, yung bahay ni Nanay Pilar. Yan, kwadrado nga na lang. Ito po ang bahay ni Nanay Pilar. So, tignan mo dyan. Kodrado. Tulugan lang talaga. Oh, Nanay. Sinong kasama nyo sa bahay nyo? Apo po. Nasaan po yung apo nyo? Nagtatrabaho. So, yung apo nyo po yung nagsasampa ho sa inyo doon sa kama? Pagdating niya sa hapon, ibubuhatin niya ako, Sa umaga, bago siya umalis, ilalabas niya ako. So, paano po yung pagkain niyo pala na buong maghapon? May luto na po sa inyong iluwa. Wow, ang bait na apo, no? So, bago pumasok yung apo, nakaready na po yung pagkain ni nanay hanggang pag-uwi. Nasaan po yung mga anak niyo? Isa lang po. So yung apo niyo po yung talagang parang nakatoka po sa inyo, no? So Nay, pwedeng pakikwento po yung ano pong nangyari sa inyo, Nay? Na stroke ako. Sa ospital ako, 10 beses ako balik-balik sa ospital. Hindi rin paano. Naka-resolver nga ako, pero hindi ako nakalakad. Ito po, hindi na So, nagpa-therapy po kayo, ganun? Kasi yung trabaho ng apo ko, kasi lang sa pagkain namin, bayad sa bahay. Ako, Jun, natutuwa ako dun sa apo eh. No? Yung aalis yung apo, nakaready na yung pagkain ni nanay, bali pag alis na lang niya, kumbaga nakaready na yung pagkain ni nanay hanggang dumating yung apo. So pagdating ng apo, ipapasok na yung lola niya doon sa loob. So,
Saan po ba nagtatrabaho po yung apo nyo? Sa Delta World. Ano pong trabaho po niya? Yung ano siya, yung parang nalilisan siya ng mga apo. Kasi naisip ko dyan, paano kung nag-asawa na yung apo? No? Mas maganda siguro pag baka may asawa na po. So siguro mas maganda pag nakapag-asawa na yun, meron na magbabantayo sa inyo, no? Ayaw niya po kasi wala niya ako. Oh, gabi naman, no? Ayaw niya mag-asawa. Baka daw pag wala siya, hindi niya alam kung ano ba. Napaupo tuloy ako sa kwento ni nanay sa apo. Sige, nay, baka may gusto kayong sabihin sa apo niyo. Malaki pong pasalamat. Kahit ganon, hindi ako pinagsundan. Hanggang sa ospital ako, siya talaga lahat. Absent siya. Buti nga ako hindi natanggal sa trabaho. Kasi iyan ang bantay sa akin, naraw gabi. Malaking pasalamat ko. Ako po talaga. Ang kaso nga lang, parang wala siyang gana mag-asawa. Ano po ba, babae, lalaki? Lalaki po. May 20 years na yun. Yun, lalaki pa. Kumbaga, talagang tinitiis niya para ho sa inyo, no? Tinitiis niya. Pati dapat lalaki yun, hindi siya makikialam sa buong katawang ko. Siya po lahat. Handa lang ng ganyan dyan yung lalaki na apo. Di ba siguro, mabibilang niyo ho yung mga gaya po niya, di ba po, no? Wala? Talaga ho. Parang wala pa akong nagsitarik ng gano'n. Pag alis niya sa umaga, ganun ulit. Grabe. Mahal na mahal kayo, Lola. Mahal na mahal ka, Lola. Paglabas siya lahat, pagluto siya lahat. Paglalabas siya sa gabi. So, Lola, paano po yung mga maintenance niya? Siya din po yung bumibili? Siya po. Pag may pera po, pag yung nakapangutang, pag wala, asin siya naman. So may mga panahon po ba na hindi ho kayo nabibila ng pang-maintenance? So minsan, no, tulad ngayon, nag-lockdown, siyempre walang trabaho. Siyempre, nangako po ako sa inyo na babalikan, di ba? Naghintay po ba kayo sa akin talaga? Hinintay niyo po si Tekram? Tanong ko lang pala, kailan pala kayo na kagamit ng wheelchair? Isang taon po may inag yun. Bali mag-iisang taon na pala dyan sa wheelchair si Lola. Bago-bago lang pala. Bago-bago lang po. Ano, sa channel po, may mga tao po kasi gusto po magpaabot ng pagmamahal o tulong sa mga kababayan po natin, no? Kay Adrian Silva, yung pinadala po niya na 4,100. Bigay ko po muna sa inyo. Ma'am Adrian Silva, galing po kay Grandma. Ito po yung 4,100 kay nanay ko po. Bibigay. Yeah. Paralyze na yung ano yan. Bibigay na lang po. Yan. So, nanay, pasalamat po kayo kay Grandma. Ang nagpadala po yung anak po niya, si Adrian Silva. Salamat po, Grandma. Salamat po, Ma'am Adrian, sa padala po galing po kay Grandma. Sa mga kababayan po natin na patuloy lang po na nagpapaabot po ng pagmamahal sa mga kagaya po ni Lola, maraming salamat po at yan, mag-iingat po kayo lagi. Mahal ko po kayo. Kilala niyo si Tekram? Opo! Saka pipila tayo dito na pwede niyo rin. Magdikit-dikit! Hey, Freddy! Hintayin natin soft drink.